Magandang umaga, Pilipinas. Salamat po sa maagang pagising para tumutok sa Panahon TV. At dahil nga sagot namin ng weather updates, narito ang forecast ng pag-asa sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ngayong araw ng Linggo, inaasahan naman natin dito sa Kamaynilaan ang pangkalahatang maaniwalas na panahon. Same weather condition para sa Baguio, Tuguegarao, Lawag, Olongapo, Tagaytay at dito naman sa Legazpi at sa Puerto Princesa, inaasahan natin ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan na may chance na may hina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Sa mga nakatutok naman sa atin all the way from Visayas, naku, huwag pong kalilimutang magbaon ng payong sa inyong mga lakad. Inaasahan kasi natin yung mga pag-ulan in the next hours at ang kaakibat na temperatura sa mga nabanggit na lugar, pagitan ng 24 at posibleng umabot sa 31 degrees Celsius. At panghuli na lamang natin sa bahagi ng Mindanao, inaasahan din ang pagkakaroon ng maulang panahon sa Cagayan de Oro, Metro Davao at Zamboanga City. Ang temperatura maglalaro between 24 at posibleng umabot yan sa 32 degrees Celsius. Sa mga nakabakasyon naman, huwag po kayo mag-alala. Narito naman ang taya ng panahon para sa mga tourist areas ng bansa. Ang Vigan, Puerto Galera, Anilao, Banawe at Taal makakaranas naman ng pangkalahatang maaniwalas na panahon. Temperatura sa ating mga nabanggit na lugar between 15 at posibleng umabot sa 33 degrees Celsius. Tourist areas pa rin tayo para sa mga nakabakasyon sa Naga City at sa Boracay. Nako, magdoble ingat lamang sa inyong mga lakad. Inaasahan kasi natin yung mataas na tsansa ng mga pag-ulan. Sa El Nido at Camigi naman, bagamat magpapakita din si Haring Araw, paghandaan pa rin natin yung tsansa ng mga pag-ulan lalong-lalo na sa latter part of the day. Sa nagpapatuloy na COP22 sa Morocco, inihayag na kabilang pa rin ang Pilipinas sa mga bansang pinakalantad sa epekto ng kakaibang pagbabago ng klima ng mundo. At batay nga sa talaan ng UNICEF, 530 milyong mga kabataan sa mundo ang naapektuhan nito. Kabilang na ang mga musmos na Pilipino. Kasama ba dyan ang iyong anak, pamangkin o kapatid? Wala pong ibang makapagsasabi niyan kundi ikaw o tayo mismo. Dahil ang pag-aksyon laban sa climate change ay nakasalalay sa ating mga kamay. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV.